Sigurado puno 'yan. Nag-expect daw sila ng ano eh, ng mataas na turnout ng mga bakasyonista. So, nire-record yun ah? Oo, start na tayo. Ah, okay. Sige na, pray na tayo. Sige na, Pastor Tin, gawin nang dumating eh. ay, ganun ba rin? Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, Lord, for another night na tinipon niyo po kami ng mga anak niyo para po pag-usapan ulit ang salita niyo. Maraming salamat po because we have that eagerness to get to know you more, Lord, through your words, Father God. Nawa po ay bigyan niyo po kami ng wisdom. Kayo po ang gumabay sa amin, Lord God, and may your Holy Spirit be upon us, Lord, as we encounter you tonight sa Bible study. And bless the people who are here, Lord God, and those yung mga mahal namin sa buhay, Lord God, yung mga parating pa lang, Lord God. Nawa po ay may mga dumating para mga tao para po makasama namin sa pag-aaral ng salita niyo. Lord, maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Question. Ganda naman ang background mo, Pastor. Mga po eh. Mamaya, uwi rin ako sa LA. Abulin ko yung last flight. ilan po kayong magkakapatid? Tsaka among sa mga kapatid nyo, sino yung pinaka-paborito nyo? At tsaka yung medyo hindi nyo kasundo? Ayan. Wow! Mahirap yan. Hindi naman sa kaaway nyo, pero siya lang yung medyo magkaiba kayo. Naiba. Magkaiba kayo ng trip, parang ganun. Magkaiba parang kayo parati mong, parati mong nakaka... Nakakabangga. Nakakabangga. Oo. Kontrapelo. Oo. Ayan, sige. Sinong gustong magsimula? Ano tayo? Sige, recorded stop. Po ba yan? Ah, i-stop ko muna. Dali. Okay, so share ko yung screen. Ayan, nababasa niyo po lahat. Nakita niyo. So magsimula tayo kay Pastor Tin. Ayan, Pastor Tin, makikibasa po hanggang verse 5. Okay. The man was intimate with his wife Eve, and she gave birth to Cain. Cain. Paano ba i-pronounce yun? Cain? Cain. Ay, mga English eh, Cain, pero tayo Cain. Eh, Cain. Cain. Oo, oh, Cain tayo, mga Pilipino. I have had a male child with the Lord's help. She also gave birth to his brother Abel. Sa Pilipino, Abel. Now, Abel became a shepherd of flocks, but Cain worked the ground. In the course of time, Cain presented some of the land's produce as an offering to the Lord. But Abel also presented an offering, some of the firstborn of his flock and their fat portions. The Lord had regard Abel and his offering, but he did not have regard for Cain and his offering. Cain was furious and he looked despondent. Dito pa lang, madami na tayong pwedeng pag-usapan. Diba? Unang-una, ito yung panahon na tinrun out na sila sa Eden. Diba? So, paglabas nila dun sa Eden, ayun, sabi nga dito, sinipingan na ni Adan ang kanyang asawa. At ito'y nagdalang tao. Okay? Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. So she's acknowledging the Lord, no? Sa pamagitan ng Diyos, nagkaroon siya ng anak, kahit na-cursed na sila, cursed na tayong lahat, di ba? Siguro dito niya na-experience yung painful birth, di ba? Birthing. Kasi yun na yung sinabi ng Lord eh, di ba? Na kumbaga, may experience ng babae ang painful birthing. Wala pang ano nun. Ano yung tinutusok? Cesarean? Hindi po, yung... Epidural. Epidural. Wala pang epidural.
Siguro down lang ng bayabas epidural ni Eva noon. Ano. So, sabi niya dito, si Cain daw ang pinangalan niya dito. So, ang panganay sino? Si Cain. Si Cain. So, sinundan ni Cain, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki. Okay? At Abel naman ang ipinangalan dito. Okay? Tapos, naging pastol daw ito si Abel at si Cain naman ay naging magsasaka. Okay. So, usually kasi, nung unang panahon, pag ang tatay mo magsasaka, magsasaka ka rin. Usually ganun. Tinatawag doon turnover ng trades. No? At parang si Jesus, ang tatay niya, carpenter, kaya raw malaki ang chance si Jesus ay isang carpentero din. Parang ganun. So si Adan, alam naman natin, ang trabaho niya ay magsasaka dahil nga, di ba, siya yung isa sa mga sumpa niya, eh, pagpapawisan daw yung kanyang mga eyebrows. No? So, ang anak niya si Cain, unang naging anak niya, magsasaka. O, alam naman natin, si Adan, eh, nag-aalaga rin ng hayo, pinangalanan niya pa nga yung mga yan. So, yung pangalawang anak niya naman, naging pastol o naging shepherd. Diba? Kaya pansin niyo sa mga Ingles, di ba, yung mga pangalan eh merong bawa pag sinabing Smithson, anak ni Smith, parang ganoon. Jefferson, anak ni Jeffrey, parang ganoon. Or basta may mga son na apelido, ang ibig sabihin noon, anak 'yun ng ang trabaho ay ganito or ganyan, so parang ganoon. So dumating ang panahon na si Cain ay naghandog na kay Yahweh. Okay, nagkaroon sila ng ang tawag dito? Alay. Alay. Oo. So worship. Worship time nila to. Parang ganun. Pinandog ni Cain kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Siyempre, shepherd, ano siya, magsasaka. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Ano napansin niyo dito? Panganay. Diba? Firstborn. Ibig sabihin kasi usually ang panganay na anak ng mga hayop malulusog yan. So the best of the best. Diba? So si Abel, alam niya yung prinsipyo na ibigay yung firstborn. Sa mga magsasaka naman, anong tawag? First fruits. Diba? First fruits. Oo. So yung mga unang ani, kadalasan, yun yung mga magagandang klase. So yung dapat inaalay sa Diyos. Pero walang binanggit dito na si Cain, inalay niya yung first fruits. Pero si Abel, sinabi dito, eh yung firstborn yung inalay niya. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Best part. Right? Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. So nasiyahan si Lord kay Abel, nasiyahan si Lord doon sa kanyang alay. Ngunit, sa verse 5, hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Bakit? No? Sa palagay niya, bakit hindi siya natuwa? Baka hindi po yun ang pinaka best niyang ani. Mm-hmm. Oh. Tama. Pero sa perspective ng Diyos, sa'yo naman ang buong mundo, ikaw naman ang gumawa. Pwede ka naman magsabi ng let there be the best part at masiyahan ka sa sarili mo. Eh bakit hindi ka natutuwa nung hindi mo nakuha yung best part kay Abel? Ay, kay Cain. Ano sa palagay nyo? Yung loob ni Cain. Amen. Yung obedience kasi ito eh. Ang tawag dito, heart issues. Yeah. Hindi concern dito, limbawa po ano, kumita ako ng $100. Tapos, alimbawa, si Sir Amy kumita ng $1,000. So, alimbawa, kung 10%, magkano dapat ang ibigay ko? $100, diba? Si Sister Amy, halimbawa, kung 10%, magkano dapat ang ibigay niya?
100. So, apple to apple, pag kinumpara mo, no? Kahit magbigay si Sister Amy ng $20 lang, mas malaki pa rin 'yon sa binigay ko. Tama po? Kasi 10 lang ako eh. Pero bakit mas nakakalugdan ng Diyos yung $10 ko kaysa sa $20 si Sister Amy? Kasi pareho po yung ano eh, pareho po naman yun ng parang pareho lang sila kasi 10% pa rin naman ang ibinigay. Mm-hmm. Pero yung kasi kung 100 kung $100 ang binigay ni Sister Amy, 20. Eh kasi 20 lang ang binigay 20 niya. 20 lang. Hindi niya sinunod yung 10%. Ah, halimbawa, hindi niya sinunod. 10% lang. Okay. Okay. So halimbawa, pero kung kukumpara mo sa $10 ko, mas malaki pa rin yung sa kanya kasi 20 yun, doble pa nga eh, di ba? Pero bakit hindi kinalulugdan ng Diyos yun? No, kasi halimbawa, ang binigay ni Abel best part nga pero maliit lang yung value. Ang binigay naman ni Cain malaki nga yung value pero hindi naman yung first fruit. Ano po yung nakikita natin dito sa palagay mo? Yung kay Cain, ang nakikita ko, kung ano lang yung na-harvest niya, hindi niya rin yung unang harvest. Hindi niya binibigay yung first harvest niya, yung first fruit. Kung ano lang yung na-harvest niya, yun lang. Kay Abel, yung best part. Yung parang pastor, para pong pinag-isipan. Sige pa, go ahead, tama yan. Pinag-isipan, kasi po, ano yung sa heart eh, yung parang pag-iisipan mo kung anong bibigay mo sa minamahal mo or sa diba po parang it's a, ano po obedient parang ganun sa part. Kasi ang tinitingnan ng Diyos hindi naman yung binibigay natin eh. Ang tinitingnan ng Diyos yung kalooban natin. Yung puso, yung puso natin na willing ba tayo magbigay, na naaangkop doon sa binigay niya. Kasi ang tinetest niya lang naman yung heart mo eh. Yes. Kumbaga, kaya-kaya niya naman ibalik yan ng 1,000 times or 1 million times eh. Pero ang tinitingnan niya is, are you willing to let go of something para ma-develop yung heart mo na nag-o-obey sa akin? Tama. Wholeheartedness, Pastor, di ba? Opo. Opo. Willingness gift po. Kasi halimbawa, nung baby pa si Brielle, kumakain kami sa McDonald's, tapos may hawak-hawak siya na, di ba, inangasab ng bata yung fries. Tapos bilang magulang, ang intention mo, pagka wala ng lasa yon, gusto mong palitan. Pero ayaw niyang bitawan kasi akala niya kukunin mo. So, pero saging-sagi na yung fries, inangasab-ngasab niya. So hindi niya na nai-enjoy kasi wala ng lasa. Pero ikaw magulang, gusto mong tanggalin sa kamay niya para palitan mo ng bago. Ang problema, it will take an obedient heart, a willing heart, para ibigay niya yung french fries. Di ba po? So ganun din tayo. Kapag kami hinihingi sa atin ng Diyos, wag nating akalain na tinatanggalan niya tayo. Kasi minsan ganun yung idea natin eh. Sayang naman to, malaki-laki rin to. Di ba? Parang ganun. Akala natin, tinatanggalan niya tayo. Hindi. Inahayaan niya yung puso natin na ma-exercise para pag ayos na yung puso mo, ibig sabihin nun, go signal yung kay Lord para ibuhos yung pagpapala sa'yo. Dahil pag binuhos yung pagpapala sa'yo, kayang-kaya mo na, ready ka ng hawakan yung responsibilidad. Nakuha natin. So ito yung issue ngayon ni Cain. Medyo may kadamutan siya ng konti. Ito naman si Abel, sige, best part. Bigay kay Lord. Di ba? So, ano naging issue ni Cain? Sumama tuloy yung loob niya. O, balikan natin yung kwento. O, sabi dito, sa verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Hindi daw mapinta yung pagmamukha ni Cain sa galit. So, naiinis siya. Dahil hindi natuwa si Lord.
yung do sa kanyang ano, sa kanyang alay. Nagsiselos. Diba? Nagsiselos na siya. Ayan na, diyan na nagsimula. Envy. Yeah, envy, inggit. Oo, ayan na naman yung envy, di ba? Di ba dati naging problema na yan sa garden, problema na naman nila ngayon. Kasi may nainggit na kapatid eh. Di ba? Ang hirap kaya kapag ka, ano, kapag ka, ang magkapatid nagkainggitan. Di ba? So, akala ni Cain, teka lang Lord, favorite mo si Abel. Bakit yung sa kanya, tinanggap mo yung sa akin, hindi? Totoo ba yun? Favorite niya si Abel? Ano sa tingin niyo? Hindi. Tama. Mula doon sa definition natin kanina ng favorite. Ano yung define natin kanina? Di ba? Di ba? Sabi natin, parehas kayong, kasi parehas silang binigyan eh. Hindi mo pwedeng i-accuse si Lord na si Abel, binigyan mo ng mga malulusog na alaga, maganda yung trabaho niya, tapos itong si Cain, hindi mo binigyan ng opportunity. Eh, mali si Lord doon. Pero hindi, parehas yung bilis eh. Ang problema, nung chinecheck na yung heart for obedience, yung isa, sumunod. Yung isa, nag-disobey. Pero, masama loob niya. Di ba? Yeah. Pag sinabi pong batas, kasi sabi natin, ang batas, pantay yan eh. Parehas. Pag sinabi po bang batas, halimbawa po, magkakapatid tayo, tapos papamanahan tayo, paano ba tayo papamanahan ng batas? Sige nga po. Halimbawa, namatay yung magulang natin ngayon. Ilan tayo magkakapatid? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tayo dito. Tapos may $8 million ang magulang natin. Paano tayo papamanahan ng batas? Equal. Walang naiwan na will, ah. Walang naiwan na will ang magulang natin. Kukunin ng gobyerno, gawin niyang ano. Hindi, may anak eh. Itatax ka ng 50%. 50%? Hindi mo na anak pag-aawayan. 50% sa asawa, 50% paghatian, equally ng mga anak. Oh, tama yun. Yun na sinasabi ng pa. Oh, so halimbawa, buhay pa yung nanay natin, 50% sa kanya, tapos yung 50% paghatian nating walo. Mm-hmm. Yung sinasabi parang, ng batas. Go ahead, Tita. Para pong meron pa, kasi nangyari po yun sa, itong nangyari po to sa, ano, sa isang family sa Pilipinas. Mm-hmm. Patay po yung father, tapos lima silang magkakapatid. Naghati sila sa kayamanan. Example po, 8 million. Naghati sila. Binigay yung 4 million sa mother. Tapos po, sa part pa, naging time is divided by 6 pa po yun. Di ba sila? Na-add pa po yung nanay. Ganun po yung ano ngayon sa ano. Yung ginawa. Kasi yun pong sinabi ng lawyer. Oh. So, bigay yung kalahati sa nanay. Meron pa siyang divided parted by 6 sa ano? 4 million. Opo, ganun po yun. Teka, tita, baka po kasi may iniwan na will. Ah, siguro. Pero sa law, hindi ganun. Wala po siyang will na iniwan. Or wala siyang biglaan po yung pagkamatay. Tapos meron pong namagitan na lawyer. Mm-hmm. At sabi po sa law daw, sabi nila, sa ano, yung nanay, kalahati siya sa 8 million, ba 4 million siya. Kasi 100 million po yun eh, yung pinaghati-hati. So yung pong 50 million pupunta sa nanay. Tapos yung lima, maghahati-hati sila doon. Ay, divided by 6 pa po yung 50 million. Wow. Meron pa si nanay. Meron pa si nanay. Ganun po yun. Hindi kaya kasi, negosyo yung pinag-uusapan, ano, asset, no? Pagkatapos malaki talaga yung investment ng nanay since conjugal lang hinati, tapos meron pa siyang one part na kasing part ng parang mga anak niya, no? Anyway, opo, pero interesting yun, ano? Interesting na hatian. Pero ang tanong, yung paano yung anak sa labas? Meron din. Equal pa rin. Siguro meron. Opo, parang ano po, parang kasi sa batas ngayon ng ano, yung sa illegitimate child,
ayon sa batas, wala na daw illegitimate. Wala na illegitimate child, meron na lang daw illegitimate parent. So wala na illegitimate child. So halimbawa, meron akong anak sa labas, plus yung tatlo kong anak, bali, pag namatay ako, pantay-pantay sila makakawa. Parang dami nating piyamanan ng paghatian. Oo, oh, lalo na. O parang ang laki mo, parang ano lang po, parang naka. Eto, may isa pa akong tanong. Pinag-uusapan natin ha, tungkol sa batas. Pero paano kapag sa kulturang Pinoy? Bibigyan kayo ng example, hindi pa to kayamanan. Ha? Hindi naman kami mayaman, mahirap lang kami. Pero nagkakakwentuhan kami nung tatay ko, nanay ko, tsaka yung kapatid ko. Isa lang nga yung kapatid ko, di ba? Malamang nanonood ngayon yan. Sabi ng tatay, biniro ko yung tatay ko, sabi ko, eh paano yan pagka tumama? Kasi tumaya doon siya ng loto. Sabi ko, paano pag tumama ka ng loto? Anong gagawin mo sa parang sabihin nating 100 million pesos? De, tinatanong ko lang naman siya. Sabi niya, yung kalahati, di magbubuhay mayaman ako. Sabi niya ganun. Tapos yung kalahati, bibigay ko doon sa kapatid mo. Kasi kawawa naman eh. Tsaka siya yung, tsaka siya yung bunso. Ikaw naman eh, nasa Amerika. Sabi mo pa lang, kitang-kita na sa kultura. Sa kulturang Pinoy, lamang ang bunso. Hindi ka pwede. Kadalasan, ang bunso, kanya yung bahay kasi bunso naman eh. Pag namatay yung magulang, usually sa Pinoy culture to iiwan yung bahay sa kanya, mas malaki yung nakukuha niya or something ganun-ganyan. No. Pero it doesn't matter kung Pinoy culture or batas. Pero bilang Kristiyano, paano bang hatian ang dapat na gustong mangyari ng Diyos? Ano yung just na hatian, di ba? Equal. Equal. Yeah. Kaya ngayon, batas as much as possible, binabase niya. Kasi yung batas naman ng tao, nagsimula yan, binase yan sa biblical principle. Eh. Di ba? Bakit tumanggap ng mga immigrants ang Amerika? Binase nila yan dyan. Doon sa Jubilee, doon sa Bible, yung Israel, tumanggap sila ng mga immigrants. Tapos pinagtago nila yung tinatawag na na meron silang immunity or something ganun. Kumbaga halos lahat ng batas nanggaling sa Bible, doon pinagmulan. 'Di ba? Kung titingnan niyo, dapat may fairness, 'di ba? Kasi yung Diyos natin, just, fair. Nung pinagpala niya si Abel, in fact, una niya pinagpala si Cain. Kasi si Cain panganay. Pangalawa, pinagpala niya si Abel, parehas lang. Pero meron siyang karapatan. Kasi naging fair na siya eh. Pinagpala, binigay niya na yung dapat para sa inyo eh. Pero may karapatan siya na magtangi dahil merong sumusunod at merong hindi. Di ba? Hindi natin pwedeng i-claim sa church na lahat tayo nandun ng Linggo. Pero somehow, meron isa sa atin, ilan sa atin na natutuwa ang Diyos sa mga specific na bagay na ginagawa natin na hindi ginagawa ng iba. Possible. Pero it doesn't mean na mas favorite niyan o whatever. It just so happened na tuwa-tuwa, may galak sa puso niya dahil sumusunod ka sa pagkakataon na yun. Di ba po? So ito yung kaso ni Cain at Abel. Eh. Baga may isa na ayaw, ay sumunod. So doon pala nag-start ang alin favoritism. Po? Somehow, yeah, actually, ito yung issue ng favoritism no, sa mga anak. Ito si Cain at Abel. Kasi bakit si Lord kinonsume niya itong isa, yung isa hindi? Naka meron may hindi. Hindi pa natin ang alam ang anong issue nila kay ano, kay what do you call this, kay Adam at Eve. Di ba? O sige, tuloy natin. Si Sir Amy, basahin niyo po, verse 6. 6 and 7. Then the Lord said to Cain, "Why are you furious, and why do you look despondent? If you do what is right, won't you be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at the door,
the door. Its desire is for you. But you must rule over it. Mm-hmm. Anong tanong ni Lord? Oy, Cain, di ba? Anong tanong ni Lord? Di ba? Sabi niya, kaya sinabi ni Yahweh, ano ka nagagalit mo? Di ba? Ba't ka nagagalit? Bakit ganyan ang mukha mo? Sabi ni Yahweh. At nakasimangot. Diba? Kasimangot. Kumanta si Lord, nakasimangot ka na lang palagi. Sabi niya, kasi naman, Cain, kung mabuti ang ginawa mo, eh dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. O ba? O, maganda naman yung ano ni Lord. Maganda naman yung sinabi niya. Hindi niya naman, kumbaga, real talk lang dito si Lord. Eh. Di ba? Anong sabi niya? Una, tinanong niya pa si ano? Tinanong niya pa si Cain. Ano kayo nagagalit mo? Why are you furious? Di ba? Kasi sabi nga natin, ang Lord nakatingin sa puso eh. Pwede naman nakangiti tayo, kunyari masaya tayo. Pero alam niya na meron something in you. Kaya ang tatanungin niya yung puso mo, bakit ganyan ang puso mo? Di ba? Bakit ka nagagalit? Sabi ni sister ano kanina, because of envy na naman, jealousy na naman, greed na naman. Di ba? Kumbaga, actually, pansin niyo, winner na siya ng Lord eh. Diba? Ano yung sinabi? Crouching at your door. Diba? Ang ano daw yung sabi niya dito, if you do not do what is right, sin is crouching at your door, diba? Anong ibig sabihin noon? Kapag hindi mo ginawa yung tama, sigurado kumakatok na sa pinto mo, no? Sabi dito, ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Sabi dun sa Tagalog. So may warning na siya. Alam na ni Lord na nabubuo na, brewing na, parang kape, nagbubrew na sa puso niya na may gagawin siyang masama kay Abel. May plano na siya. May plano. Ang tanong ko sa inyo, bakit ang premeditated murder at saka murder, tama ba yun? Iisa lang ang sentensya. Parusa? Oh, okay. Parehong murder. Parehong murder. No? Pinatay mo pa rin. Parang, Kasi sabi nila, yung premeditated, ang ibig sabihin nun, pinagplanuhan. Planuhan, yeah. Di ba? Halimbawa, hindi mo naman napatay talaga, pero lumalabas, nahuli ka sa video na nagbabayad ka ng ano yun? Pera doon sa mga, di ba sa Pilipinas, uso ngayon yung ano, gun for hire? Bigla ka nalang tumutumba. Professionals. Mga professionals, di ba? Ano ba, nakuha ka sa video, nagbabayad ka ng ganun. Ikukulong ano, premeditated murder. Di ba? Ibig sabihin, pinagpaplanuhan mo. Masama yung plano mo. Di ba? So dito may premeditated na itong si, ano eh, si Cain eh. Kumbaga, ayaw ni Lord na magkasala siya. Kaya nag-real talk agad si Lord. Sinabi niya, ba't ka nagagalit? Di ba? Kung wala ka namang kasalanan, wala kang dapat kagalit. Kumbaga, galit tayo sa resulta, pero hindi natin tinitingnan kung saan nang galing, kung bakit may resultang gano'n. Nakuha natin na halimbawa, papasok ka ng trabaho. Ito nangyari na sa akin kasi noong mga 1990s, yung daanan namin, nakapunta na si Mini doon sa amin eh. Putik, maputik. Hindi pa develop yung subdivision. So pag umulan, nilanan sa kaya maputik. Bago pa naman sapatos. Bago yung sapatos niya, naputikan. Tapos, may time na sabi sa akin ng kaibigan ko, oh, wag kang dumaan dyan. Kasi pag dumaan yung mga dump truck, tatasingan ka ng putik. Minarningan niya na ako. Eh, matigas ang ulo ko. Ayokong umikot. Ang layo eh.
doon ako dumaan pa rin. Dumaan nga yung dump truck. Eksakto. Papasok ako sa eskwelahan, putik na putik yung buong katawan. Galit na galit ako sa dump truck. Pero kung tutuusin, ba't ka magagalit nga doon? Nandun na siya eh. Nagkatrabaho lang siya eh. Diba? Ikaw yung may kasalanan kasi may pagkakataon kang umiwas, sinabihan ka na, hindi mo ginawa. Kasi hindi siya nagsuserve doon sa comfort mo. Etong si Cain, ano bang comfortable sa kanya? Huwag mong pakialaman yung ani niya kasi gusto niya sopangin lahat eh. Ang problema, ayaw ng Lord yung heart na ganun. Gusto niya baguhin mo yun. Eh hindi siya hindi siya nag-react ng tama. Kumpara kay David, nag-react ng tama si David, di ba? Nirebuke siya ni Nathan. Oh. Ano nangyari? Binless siya. Ano nangyari kay Peter? Nirebuke siya. Nag-repent siya. Ano nangyari kay Judas? Di ba? Ano nangyari kay Judas? Sinabi na ng Lord, ikaw yung mag-ano sa akin. Ikaw yung mag... Di ba kumakain sila? Sinabi na sa kanya, ikaw yun. Di ba? Sana lumiwas ka na. Hindi eh. Nandun yung greed. Gusto niya yung silver eh. Di ba? So, kumbaga, ganun din to. Clear na clear. Binibigyan na siya ng way out. Binibigyan ka ng exit door ng Lord. No, dito, clear na clear. Binibigyan si Cain ng exit door. Huwag pa patayin niya kapatid mo. Di ba? Kasi hindi na intensyon ng Diyos. Di ba? So, sige. Basahin nuli natin. Sister Lenlen. Ayan, dito tayo. Verse 8. Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. Ayan na, and while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's guardian? Mm-hmm. Ano napansin niyo dito? Sige, kayo naman na magbigay ng napansin niyo. Ano observation niyo? Mana si Cain kay Iba. maganda yung sinabi mo. Ano yung mana si Cain kay Eva? Bakit? Pareho nila dininay. Pareho sila nag-deny. Don't tell a lie, wag mag-deny. Di ba? Sabi dito, natawa ako dun ha. Ilang araw niyaya ni Cain, isang araw niyaya daw ni Cain na kanyang kapatid. No, sabi niya, Abel, pumunta tayo sa bukid. Bakit niya sa bukid niyaya si Abel? Malawak. The property niya. Matalaga. Galing talaga na Sister Lenlen. A student. Kasi magsasaka siya eh. Magsasaka. Di ba? Saan mo dapat dalin? Eh sa'yo yung lugar eh. Kung ibabaon mo man yan, walang makakita. Di ba? Kumbaga, doon tayo sa pwesto ko. Doon tayo doon sa area ko, sa baluarte ko, kumbaga. Di ba? Ito naman si Abel mabait. Sumama naman to. Ngunit, pagdating nga nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Ito yung interesting. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasa na kapatid mong si Abel? No, sumagot siya. Bakit? Hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Yan. Anong napansin niyo diyan? May galit siya. Mhm. Wala ba kayo napansin pag tinanong niyo yung guilty laging galit? Mhm. Defensive. Defensive? Yes. 'Di ba? Bakit gabi ka umuwi? Bakit ngayon ka lang? 'Di ba? May biruan nga eh para daw ano unahan mo daw yung misis mo. Pagdating mo, sipain mo daw yung pinto. Blag! Ngayon lang ako. Gabi na. Kasalanan ko. Matutulog na ako. Ganunin mo daw. Inunahan na. Unahan mo na. Di ba? Diba, kasalanan ko to. Gabi na. Ba't ako ginabi? Tapos magdabog-dabog ka daw. Tapos matutulog na ako. Ganun. Wala na siyang masasabi. Bukas wala siyang almusal. Kape lang, may Dora pa, no? Pero para bakit nga ganun, ano, yung mga taong guilty, laging defensive. Di ba? O kaya galit. Di mo pa tinatanong galit na. Nag-cover. Kasi nagtatago sila. Mm-hmm. Kasi kung
wala ka namang kasalanan, gagawa mo. Di ba? Mahirap namang, hindi ka aarte eh. Kasi wala ka talaga kasalanan eh. Wala itatago. Wala ka itatago. Ang bata, mahirap magsinungaling. Matanda, hindi na. Magaling na magsinungaling. Namaste. Namaste. Pagbata, madali, huli. So, ano pa yung napansin nyo? Di ba alam naman ni Lord na pinatay niya si Ada, si Abel? Doon siya tinatanong. Tinitest niya. Mm-hmm. Tinest niya yung obedience. Ano naman tinitest dito? Honesty. Pastor, may tamang ako. Apo. Alam ni Lord papatayin si Abel eh. Bakit hindi niya niligtas si Abel? Ang ganda ng tanong mo, sister. Ang sagot dyan, ano yung greatest gift sa atin? Free will. Yep. Kasi, inahayaan ng Diyos, gawin mo yung sa palagay mong tama. At he's hoping na wag mong gawin ang sa palagay mong mali. Ito kasi yung kinagat ni Adan at ni Eva. Yung knowing what is good and what is evil. So ngayon, since may free will, kaya kasi tingnan nyo binigyan ni Lord ng free will si Adam at si Eve. Okay? Pero hindi pa nila alam yung tama at mali. Yung evil at saka good. Okay? Since may free will siyang binigay, hindi naman magiging delikado yung tama na gawin yung tama at mali. Kasi usually, magiging puro tama lang yung gagawin nila. Although may free will sila. Ang problema na nabuksan yung isipan nila, meron na silang choice ngayon. Pwede silang intentionally gumawa ng tama, pwede rin intentionally gumawa ng mali. So, eto na yung play out ng free will. Intention talaga ni Cain na gumawa ng mali. Patayin yung kapatid niya, premeditated. Diba? Pero sabi niyo, unang tinest is obedience. This time, ang tinetest, honesty. Sa palagay niyo, ang tanong, kung si Cain nagsabi ng totoo at humingi ng tawad, anong mangyayari? May consequence pa rin. Yes, correct. Pero ano mangyayari? May forgiveness. Okay. Bigyan niyo ako ng example na gano'n na nangyari sa Bible. Yung kay David. Okay. Ano nangyari kay David? Di ba sabi ni Nathan, ikaw yun. Diba? Ang storya kasi, ito si David papunta ng war. Ang ginawa niya, nagpahinga sa veranda, nakita niya babae, si Bathsheba, naliligo, pinatawag niya, siyempre, hari sa wala makatanggi doon. Nagkaroon sila ng sexual relationship, nabuntis si Bathsheba. Ang ginawa niya, para pagtakpan niya, pinatay niya si Uriah. Sinetap niya, blah, 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 mahabang storya. Pagkatapos, nirebuke siya ni Nathan. Si Nathan, yung prophet na pumalit kay Samuel, yung nag-anoint sa kanya. Ang problema, pero matapang tong si Nathan kasi hari yung rerebukin mo, pwede kang pagutan ng ulo nun, di ba? Pero sabihin mo sa mukha niya na makasalanan ka. Di ba? Mahirap yung posisyon ni Nathan. Alam yung ginawa ni Nathan, sabi niya, alam mo David, nag-analogy siya. Meron isa kasing mahirap. Yung kanyang lamb na maliit. Mm-hmm. Alaga ng mga anak niya, binibaby nila, parang tuta-tuta nila, parang gano'n. Mm-hmm. Eh ngayon, may isang mayaman, may bisita, kinuha yung lamb, yun ang pinakahain. Niluto. Pinatay yung lamb. Nagalit si David kasi si David is a just king. Remember, during the time of David, ang tawag doon is the golden years of Israel. Mapayapa, maunlad, at talagang inaanihan sila ng Diyos. So sabi niya, teka, hindi pwede sa akin yan. Just king ako eh. Doon siya na-set up ni Nathan. Sabay banat ng rebuke. Ikaw yun, David. Anong reaction agad ni David? Boom! Tinamaan. Alam niya ginawa? Nagpatira pa. Umiyak nang umiyak sa Panginoon. Hindi kilabutan ako. Sabi ni David, sorry Lord. Kumuha siya ng sako. Nagpalit siya ng damit. Naglagay siya ng abo. Tapos anong consequence? Sige, kayo magtuloy. Namatay yung bata. Namatay. Yung firstborn nila ni Bathsheba. Mm-hmm. Si Solomon, secondborn nila yun.
Hindi yun ang firstborn. May namatay silang anak. Ganyan pa na magpaamin. Di ba? So, ang ibig sabihin, ang ibig sabihin, si Lord, kumbaga, binigyan siya ng pagkakataon kagaya ni David. Kasi kung naging tama yung reaction ni Cain, pwede siyang another David. Sige, bigyan niya ng comparison si Peter at saka si Judas. Parehas din nila na-experience yan. Ah. In fact, mas worse pa si Peter. 3 times yan dininay. Si Judas, 1 time lang. Di ba? Parehas ba silang nalungkot? Yes. Parehas ba silang may remorse? Yes. Parehas ba silang umiyak? Yes. Pero si Judas, sinisi niya na sinisi yung sarili niya at hindi siya humingi ng tawad. Kaya nangyari, nag-suicide siya. Pero itong si Peter, humingi siya ng tawad. At ang nangyari, siya yung sabi nga ng mga Katoliko, siya ang first pope. Kaya ang pangalan ng sa Rome, St. Peter's Basilica. Siya ang talagang sabi ng mga Hudyo, nung panahon ni Kristo, ng first century church, siya yung leader, bukod kay Paul sa mga Gentiles. So ganun naging big time si Peter. Hindi lang yon. Anino lang ni Peter, nakakagaling ng may sakit. So from worst situation, naging anointed. And that can happen to anybody who will accept Jesus Christ as their personal Lord and Savior. So si Cain may pagkakataon. Binigyan siya ng pagkakataon. Kaya siya tinatanong. Diba? Hindi naman na parang ang Diyos ay, alam mo na nga Lord na ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Alam mo naman nangyari. Na-witness mo naman siguro na pinatay niya. Eh ba't mo pa tinatanong? Hindi. Hindi siya akala mo na nagtatanga-tangan. Naghahanap siya ng confession sa'yo. Gusto niya na mag-repent ka, i-acknowledge mo yung kasalanan mo. Patatawarin ka niya. In fact, mahal niya talaga si Cain. Hindi mo pwedeng i-accuse si Lord. Hindi mo pwedeng i-accuse si Lord na hindi niya mahal si Cain. Mamaya, patutunayan natin sa susunod na verse. Kayo humula, bakit mahal niya si Cain? Nilagyan siya ng uling sa noo. Kasi yung ano? Ayan na. Yung 7 pa. Eh? Ano, basahin natin. Wala ngayon eh. Okay, verse 10 hanggang 12. 10. Ayan, Sister Pepot. Then he said, "What have you done? Your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed, alienated from the ground that opened its mouth to receive your brother's blood you have shed. If you work the ground, it will never again give you its yield. You will be a restless wanderer on the earth." Oh, ito rin consequence. Diba? Ito na yung sinasabi natin na binigay din kay David na may consequence. Ano pa yung consequence nga pala kay David? Bukod sa namatay ang anak niya? Division of the... Natalo sila sa war. Yep. Division of the kingdom. Nahati yung kingdom. Judah and Israel. Na-rape yung anak niyang babae. Sino nang rape? Yung anak niya rin. Anak niya. Oh, pagkatapos... Absalom. Yung rapist ng anak niya pinatay ng panganay, di ba? Oo. Pagkatapos yung panganay, ano nangyari doon? Namatay sa war, di ba? Oh, sige. Bakit namatay sa war? Kasi nag-aklas sa kanya, gustong agawin yung trono niya, Game of Thrones. So, may nag-traitor. Oo, nagkukudita sa kanya. So napilitan siyang bigyan ng hand signal yung kanyang general, si Joab, patayin yung anak niya. Masakit sa kanya yun. Ayaw niyang gawin yun. grabe yung consequence. Parang Sons of Anarchy. I mean, mabigat. Mabigat yung consequence na yun. Di ba? Masakit yun. Pero, di ba? Anong ginawa niya? Humingi pa rin siya ng tawad. Di ba? So, eto, basahin natin sa ano. Si Sir LV, may ibasa po. Saan po yan? Sa? 13 and 14. But Cain answered the Lord, "My punishment
is too great to bear. Mm-hmm. Since you are banishing me today from the face of the earth, and I must hide from your presence and become a restless wanderer on the earth. Whoever finds me will kill me. Oh, sa Tagalog eh, di ba? Pasainan sa Tagalog. Naman sa Tagalog. Yeah. Di ba? Dito. Umangal siya eh. Sabi niya, napakabigat naman ng parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, aba, ay papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin. Napraning na, natakot na. Di ba? Sabi niya, Lord, ang bigat naman ng kasalanan, ang bigat naman ng parusa mo. Pag ako, may humanting sa akin, sigurado, patayin. Uh-huh. Di ba? Anong sagot niya? Tita kayo may ganyan. Verse 15 to 16. Nakamute po kayo. 7 times. Oh. Nakamute po kayo, Tita kayo. Ako, Pastor? Apa. Oh, sorry. Then the Lord replied to him, in that case, whoever kills Cain will suffer vengeance 7 times over. Mm. And he placed a mark on Cain so that whoever found him would not kill him. Mm. Then Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Oh. Ano, paano niyo i-accuse ngayon si Lord na hindi niya mali si Cain? Di ba? Anong sabi niya? Ang linaw eh. Di ba? Sabi niya, sabi ni Yahweh, hindi. Sagot ni Yahweh, hindi. No? Hindi mangyayari yan. Paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa'yo. Kaya nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. So iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden, sa eastern part ng Eden. So yung Eden nandun pa rin. Nandun pa rin. No? No? Ang tanong, nandyan pa kaya yung Eden? Di ba? Hanggang ngayon? Nandyan pa ba? Nandyan pa rin kasi may nakakita daw po. Kasi maaring nandyan siya physically pero walang makalapit. Di ba? Ng mga anghel. So, kumbaga hindi siya discoverable by naked eyes. Pero maaring physically nandyan pa rin. Kasi merong ano eh, may nakabantay na anghel. Nakapag sinubukan mong lumapit, nako, may mangyayari sa hindi maganda. Pero... Nakahapo ka. Pero tingnan nyo, no? Kasi pambait pa rin ang Diyos sa kanya. Kasi protectionan siya eh. Tahan pa rin. Protectionan pa rin siya. Mahal siya ng Diyos. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi. Hindi siya pwedeng... Kumbaga, hindi siya pwedeng patayin sakran dahil dun sa rason na yun. Pwede siya mamatay sa ibang bagay. Tapahan siya ng kidlat o ano paman. Mabago kang ulo sa banyo. Pero hindi siya pwedeng patayin ng sino man. Dahil pag ginalaw mo si Cain, 7 times ang babalik sa'yo. Eh, sino papatay doon? Wala. Kahit mag-hire ka ng killer, walang bibili na niya. So, piniproteksyonan siya ng Panginoon. Diba? Malinaw yun. Diba? So, okay. Bakit si, question, Pastor. Mm-hmm. Bakit si Cain is considered patao, pinatawa ni Lord, diba? Well, wala naman sinabi dito na nag-ask ng forgiveness. Pero bakit si Adan pinarasahan niya kagad? Pinarasahan niya naman si ano, si Cain. Pero hindi kasing worse nang kay Adan. Kay Adan. Si Adan automatic lumayas. Mm. Mm. Kasi balikan natin anong yung sinabi ni Lord kay Cain dito. Sabi niya dito, yung dugo ng kapatid mo, umiiyak, naririnig ko from the ground. So, you are cursed.
Kinurse niya agad, di ba? Alienated from the ground that opened its mouth to receive your brother's blood you have shed. Kasi saan niya pinatay? Doon sa bukid niya, di ba? Mm-hmm. If you work the ground, it will never again give you its yield. So hindi na ito mamumunga. You will be restless. You will be a restless wanderer on earth. So no choice siya. Kasi since hindi na mamumunga, yung tinatamnan niya, magiging palaboy na siya. Di ba? Sa buong mundo. So, ang mangyayari, yun na kagad, yung parusa niya. Kinurse na yung kanyang land. Di ba? So si Adam, ganun din naman. Kasi nga, titignan mo kung consistent yung Diyos eh, kung fair siya eh. Kinurse niya rin si Adam. Yung sabi niya, yung pagtataniman mo, papawisan ng ano mo, ang eyebrows mo. Sabi niya ganun. So hindi na siya kadali dati na pupulutin mo lang. Saka dito, magkakaroon na sila ng kamatayan. Pwede na sila magkasakit. Diba? Kasi tandaan nyo, glorified body yung una nilang mga ano. Baga maganda yung kanilang pangangatawan. Diba? Immortal sila nung, ano, nung previous life. Nung sa Eden, immortal sila. Somehow, ayun ang intention eh. No? Maging immortal sila. Walang kamatayan. No? Kasi hindi naman ang gagawin niya in the end eh. No, pag nagsama-sama na tayo, no, pag kinuha tayo ng Panginoon, yun ang intention niya na to live a life na walang end. No? Ang masakit nga, kapag pumunta ka dun sa kabila, to die without end. Okay lang to die eh. Pero yung without end, araw-araw kang paparusahan. Bigat yun. Di ba? Mm. Sige, tapusin natin yung kwento ni Cain. No? So, dito sa huling verses, yan. Pabasa natin. Sino pa hindi nagbabasa? Si, balik tayo kay Pastor. Pastor Tin, kung may babasa. 17 to 24. Cain was intimate with his wife. And he conceived and gave birth to Enoch. Oh, saan galing yung asawa ni Cain? Natanong niyo ba yan? Ah, sige, go ahead. Saan nga galing? Oo nga. May nagkagusto sa kanya. Sige, si sir. Sige, okay. Sumit mo lang. Saan nga galing yun? Lumabas na kasi siya. Natira siya sa nod. Nod ba yun? Mm-hmm. O blessing pa rin ng Diyos. Binigyan siya ng simulang buhay. Yeah. Sige, si sir. Go ahead. Oh, then Cain became the builder of a city and he named the city Enoch after his son. Mm-hmm. Irad was born to Enoch. Irad fathered Mehujael. Jael. Fathered Methushael. And Methushael fathered Lamech. Lamech took two wives for himself, one named Ada and the other named Zillah. Mm-hmm. After Jabal, he was the first of the nomadic herdsmen. Mm-hmm. His brother was named Jubal. He was the first of all who played the lyre and the flute. Mm-hmm. Zillah bore Tubal Cain, who had all kinds of bronze and iron tools. Tubal Cain's sister was Naama. Mm-hmm. Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice. Wives of Lamech, pay attention to my words. For I killed a man for wounding me, a young man for striking me. If Cain is to be avenged 7 times over, then for Lamech it will be 77 times. 7 times. Oh. Okay, ito, no? Okay. Medyo interesting tong story na to, ha? Balikan lang natin. Sabi dito sa verse 17, naging intimate na. So may wife si Cain. Okay? So ang tanong, saan galing tong wife? Ang galing. Ni Cain. Di ba? So kung titingnan nyo, firstborn ni Adam at ni Eve si Cain. Namatay yung secondborn si Abel. Pero nagkaroon pa ng ibang anak si Adam at saka si Eve. Kasi nga, yun yung kanilang ano, taon-taon malamang nanganganak kong si Eve. Dahil So may kapatid na babae ito malamang itong si Cain na naging asawa niya. Okay? So teka, di ba incest yun? Noong unang panahon, hindi naman siya considered na ganun dahil nga wala pang tao. So, kumbaga,
common sense, yung breeding manggagaling sa isang species. So, yung, noong araw, hindi pa yon considered as ano. Kahit nga sa panahon pa ni Abraham, di ba, half-sister niya si ano, si Sarai, di ba? So, yung noong mga panahon na yon, hindi pa ano yon, kumbaga, kasalanan or whatever. So, pero, sige pa. So, kung between family, possible na may abnormal na. Ah, hindi pa siya ano noon, hindi pa siya nag-a-apply noon. No, hindi pa. No. Kasi hindi pa 'yun yung time na kumbaga ang choices nga, iilan lang sila eh. Kumbaga, talagang obviously manggagaling. Kasi tandaan niyo ha, si Eve sa pinag-aralan natin saan galing? Kay Adam. Makuha niyo 'yun. So supposedly, titingnan mo sila, technically one sila. O somehow, in a sense, diba, parang, kumbaga, parang tayo, pinagsimula natin, isang pamilya, isang parent. So, ganun din sila, kumbaga, somehow related sila kasi kinuha siya sa tadyang ni Adam eh. So, ganito yung nangyayari ng panahon na yon. Pero syempre, nung lumaon na, no, eh, kumbaga, hindi na po pwede yun dahil marami na naman tao. Pero dito, mapapansin nyo, ano yung napansin nyo kay Lamek? Sige nga, tingnan nyo. Ano yung napansin nyo kay Lamek? Verse 23. Lamech. To his wives. Took two wives. Uh-huh. Ano pansin? Bigamin na pala. Yan ang unang-unang record. Diba? Unang-unang magkapatid. Sino? Si Cain at si Abel. Unang murder. Uh-huh. Si Cain at si Abel. Ito, unang record ng dalawa ang asawa. Asawa. Diba? So, kasi nung time na yan, siyempre, di ba, parang mas mataas yung level ng mga lalaki. So, they can take many wives as they can. Di ba? Kasi nga, nagpaparami sila. Eh, di ba? Hanggang sa dumating sa panahon ni Abraham, may ilan na si Abraham, ang dami rin asawa. Si Jacob, dami rin siyang asawa. So, parang ganun. Lalo na si Solomon. Alam niyo ba ilan asawa ni Solomon? 200. 700. 700 pala. Yan, ilan yung kabit ni Solomon? Yung tinatawag na concubines. 300. Yeah. 300. So tama, 1,000 lahat yun. 1,000. So yung kapartner ni Solomon, 1,000. So ganito yan. So meron 365 days a year. Hindi umuulit. So kapag tinabihan mo sa isang gabi yung first wife mo, sasabihin mo sa kanya, I'll see you in 3 years. Kasi pagbibigyan ko lahat yung mga asawa ko na 1,000 yan. So mababalikan mo lang siya kung makakabalik ka pa dahil nga 3 years after eh. Parang ganun. So sabi ko, iniisip ko, paano kaya itong buhay ni Solomon na to? So yun, siguro lahat ng mga prinsesa pinakasalan niya. Anyway, dito kiniklaim ni Lamech na kung si Cain daw ay 7 times na i-avenge kasi nakapatay din siya, di ba? So, dahil sinaktan siya, sinugatan daw siya ng lalaki, napatay niya. So, another record to, second record of murder, di ba? So, kiniklaim niya na si Cain daw 7 times, siya naman daw 77 times. Pero teka, anong difference ito kay Cain? Hindi po ba siya lang ang nagsabi? Oo, siya lang nagsasabi. Hindi naman si Lord eh. Hindi ba naman si inyo? Si Lord kasi, si Lord dito, tingnan natin, balikan natin. Oh. Then the Lord replied, si Lord yan, in that case, whoever kills Cain will suffer vengeance 7 times over. Si Lord, yun. Then the Lord replied to him. Dito, siya lang nagsasabi. Gawa-gawa niya lang ata ito eh. If Cain is avenged 7 times over. Then for Lamech, sabi niya sa akin, 77 times. Siya lang yung sasabi. Self-proclaim. Self-proclaim niya lang. Okay. Okay, last part. Sige, basahin natin. Tita Pepot, pakibasa po yung last part. Yeah. Adam was intimate with his wife again. Mm. And she gave birth to a son and named him Seth. Mm. For she said, God has given me another offspring in place of Abel.
since Cain killed him. A son was born to Seth also, and he named him Enos. Mm-hmm. At that time, people began to call on the name of the Lord. Yun. Oh, so, naging intimate na naman itong dalawa, si Adam at si Eve. So, nagkaroon sila ng anak, si Seth. Ang ibig sabihin, sabi si Eve na naman, sabi niya, God has given. Diba? Nung una, si Cain, sabi niya, diba? Pinagpala siya ng Diyos ni Yahweh. Diba? So, sabi niya dito, in place of Abel, kapalit ni Abel, si Seth. Diba? At saka si Cain, nawala rin, umalis din, pinalayas nga siya, diba? So, a son was born to Seth also, and he named him Enosh. Enosh. So, mga panahon na yon, sabi dito, people began to call on the name of the Lord. So, nag-worship na sila. Ayan. O, as we end, tanong ko sa inyo, ano ang natutunan nyo sa storya ni Cain at Abel? Cain murders Abel. Ano pong inyong takeaway? Or katanungan? Or comments? Or suggestion? Or anything you want to share? God looks at the heart, mm-hmm, to what you can give. Mm-hmm. Yung ano. Yung sa first part, ano? Dun, tinitingnan niya yung puso ng dalawa eh. Mm-hmm. Meron pong ano, Pastor, meron pong consequence sa lahat ng kasalanan. Yeah. Kahit tumingi ka pa ng tawad. Kahit tumingi ka pa ng tawad. Yeah. There's all consequence. Tama yung sinasabi ni Tita Elvie. Minsan umatend ako ng seminar. Ang speaker, ano siya, dati siyang ano, transgender. So nagpatanggal na siya, nagpaputol na siya ng kaligayahan. Ngayon, nung na-realize siya na na-born again siya, sabi niya, hindi, lalaki ako. Tinigil niya ng pag-inom ng mga pills na, ano, yung hormonal pills ba yun? Pambabae. Pambabae. Para magkaroon siya ng boobs, saka para humubog yung katawan niya. So, wasala siya ng beauty contest dati. Tapos, eto na, naging problema. Di, lalaki na siya. Mukha nga siyang tomboy kasi nga, dati siyang magandang transgender. Ganun pala yun, no? Nagbumukha siyang tomboy. So, na-inlove siya sa babae. Na sabi nga ng Lord ay binigay gift daw ng Lord sa kanya at papakasalan niya. Pero may consequence, hindi na nila mai-enjoy yung na-enjoy na normal na mag-asawa. Diba? Pero pinatawad siya ng Panginoon. Takwa natin. Kasi siyempre, consequence mo yan, pinatanggal mo. So wala naman nagpilit sa'yo, diba? So merong consequence yung kasalanan ginawa mo. Meron sumunod na nag-testify. Ano rin siya, dati rin siyang bakla. So, naging lalaki siya, tinanggap niya ang Panginoon, ang ganda ng buhay niya. As in, sabi niya, wala daw siyang hihilingin pang iba. Pero, isang araw na na-check niya, meron siyang HIV. So, consequence din. Yeah. Pero, nasa langit siya. I mean, sa langit siya pupunta. May salvation siya. Pero nga, may consequence pa rin tayo. Diba? Madami naman na dating manginginom, dating naninigarilyo, dating nagbibisyo, nakakilala sa Diyos, tinigil nila. Oh, di ba ano nangyari? Pinatawad sila ng Panginoon. May salvation. Pero minsan, eh, hinahabol ka nung kasalanan mo in the past. And then you need to face the consequence. Diba? Parang yung consequence ni David, namatay ang anak niya. Diba? So, mga ganun. May mga consequence. Tama yun. Tama yung observation yun. So, sa kasalanan nitong dalawang to, ay sa kasalanan ni Adam at ni Eve, may consequence. Diba? Sa kasalanan ni Cain, may consequence. Pansinin nyo, yung kasalanan ng magulang, tinatamaan ng anak. Natatransfer. Yeah. So, pero yung blessing ng magulang, natatransfer din sa anak. Kaya it doesn't make sense na dapat talaga sumunod tayo sa Diyos. Di ba? Kumbaga, sa lahat ng pagkakataon, sumunod tayo sa Kanya. Di ba? Ano pa? Ano pa yung na-ano nyo? Napansin nyo? Obedience, sabi nga. May consequence. Ano pa?
yung no matter how heavy yung sin sa kay Lord is all the same. Mm-hmm. Pumatay, disobedience. Mm-hmm. So, ang ano niya, ang the way you look at it, ang tingin ko, kasalanan niya, hindi kasalanan. Yeah, oo, kasi parang ako ha, parang ako kung ako tatanungin ha, kung ako ang judge na ako magte-take ng kaso ni Eva at saka ni Cain, mas papaboran ko na si Eva eh. Disobedient sila parehas, pero at least to kumain lang. Ito isa pumatay eh. Di ba? So, kung titingnan mo, I mean, kung sa mata ng isang judge na tao ha, pero tama si Sister Lenlen. Maliit o malaki, eh yun, kasalanan yun sa Panginoon. Di ba? Mm-hmm. Kaya ang gusto niya, mabuhay ka ng, ano, eh, ng holiness eh. Holiness life. Holy life, di ba? So, ay, hindi mo naman magagawa yan kung sarili mo lang. Mahirap talaga. So, kailangan mo talaga ng Holy Spirit. Ano pa? How about honesty? Yeah, yun po yung sa akin. Mm, sige, go ahead, Pastor Tim. Napansin ko po na kahit nung nagkasala na po si Adam, si Eve, ganun din po ang tanong ni Lord eh. Adam, where are you? Tama. Na hindi niya alam kung nasaan si Adam. Na po yung gusto niya marinig na, you know, umaamin tayo sa pagkakamali natin. Parang ganun. Yeah, oo, kasi nakakatakot ngayon pag tinanong ka, nasaan ka ngayon, Jen? Pastor mo na, saan ka sa spiritual life mo ngayon? Parang ganun eh. So, ayun. I mean, ang gusto lang naman is, you know, maging honest tayo. Parang naman, you know, masolusyonan kung sakaling may mali. Parang ganun. So, pag nilaunch natin yung discipleship program natin, eventually, plano kong i-launch yun after ng retreat natin. Meron mga questions ng mga disciples na mga medyo derechuhan na tipong, kamusta ka ngayon? Nanood ka ba ng hindi karapat-dapat? Nanood ka ba ng porn? Lalo sa mga lalaki, mga ganun. Kamusta ang financial ano mo, life mo? Parang mga ganun. So, derechuhang tanong yun. No? Kung tutuusin, parang napaka-invading naman sa privacy, lalo na Pinoy tayo, ayaw natin ng tinatanong na gano'n, di ba? Pero si Lord, di ba? Pansin mo sa ano, binibigyan kanya ng pagkakataon. Come on, be honest to me. Parang chance mo na. Chance mo na to. Come clean. Tapos ayusin kita. Di ba? Kasi tingnan mo, lahat naman eh. Si Paul sa Damascus, yung road sa Damascus, kung hindi siya umamin nun, kung hindi siya bumigay nun, di ba? Eh, kung matigas pa rin ang ulo niya, di ba? Binulag na siya nun. Binulag na siya nun, di ba? Mm-hmm. O sino pa? Madaming ano eh. Madaming ganyang kaso eh. Si Peter, ang confronting niya yung tilaok ng manok. Di ba? So, sino pa? Naalala niya yung utopian ano eunuch na inano ni Philip sa balon, yeah, yung nilublob niya yung kanyang binaptismohan, di ba? Yun ano rin yun, kumbaga inaccept niya kasi eh. Di ba na born again siya, di ba? So may mga pagkakataon sa buhay natin, tatawagin ka ng Diyos eh, na nasa ka ba ngayon? Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na kung nasaan. Eto, Lord, eh, banjing-banjing lang ako. Eh. Dalas ako iniimbita ng pastor. Ayaw ko pumunta. Eh. Pupunta na nga ako sa Linggo kasi potluck Sunday. Maraming pagkain. ako naman, bilang pastor, hindi naman ako mananawa na imbitahin ang mga tao. Dahil hindi dahil sa trabaho ko lang yon. Dahil si Lord nga, di ba? Diretso, ano? Iniimbita ko yung ano, yung basketball team. And real talk ako sa kanila. Sabi ko, hindi ko kayo pupwersahin dyan na maborn again kayo, maging Christian kayo. Pero bigyan niyo ako ng opportunity na ipakilala sa inyo si Kristo. Then, play out niya yung free will niya. Let the Holy Spirit reveal kung sino si Jesus. Di ba? Opportunity lang naman inihingi ko.
Diba? So ganun din si Lord, binibigyan ka ng opportunity. Aminin mo na. Diba? Dumating ba kay lahat sa puntong ganun? Obviously, dumating kayo sa puntong ganun. Diba? Naalala niyo ba yung unang panahon niyo na umiyak ka at inamin mo sa Diyos? Diba? Tulo pa siguro ang sipon natin nun. Diba? Lord, hindi ko na ito kaya. Diba? Binibigay ko na sa'yo lahat. Diba? Ano pa? Ano pa yung natutunan natin ngayong gabi? Obedience, honesty. Diba? Ako, Pastor. Be envious. Go ahead, Sister Pet. Ako sa mga parents, dapat huwag magkaroon ng, hanggat maaari huwag magkaroon ng favoritism kasi nagiging, yun ang nagiging cause para ang magkapatid nagkakaroon ng inkitan, yun. Yeah. Hanggat, kumbaga, ang panawagan kasi ng Diyos, gayahin natin si Lord, pantay siya eh, pareha siya eh. Pinagpala niya si Kay, pinagpala niya si Abel. Diba? Mm-hmm. Yun lang, kasi ina-accuse nga na may favoritism si Lord, hindi nga yun ganun. Hindi siya naging hindi niya inargabyado sa parehas niyang binigyan, parehas niyang mahal. Yun lang kasi itong isa obedient, kaya may extra ano yan. 'Di ba? Diba sinabi mo? Kasi dati nagturo ako ng values education eh. Tinuturuan ko ano third year tsaka fourth year high school. Sinabi ko lang ba, ang deadline ng submission ng papers na pinapagawa ko sa inyo Friday. May nag-submit ng Friday. O, bibigyan mo ng grade na maganda. May nag-submit ng Saturday, Sunday, or Monday. Hindi mo bibigyan ng magandang grade. May bawas na. Pero yung nag-submit ng Tuesday, Wednesday, ang layo pa sa Friday. Kung magkukuha ka nun, kasi pinapagaan niya yung trabaho mo eh. Kasi pag hindi nag-submit ng tama sa oras, madidelay yung paggawa mo ng grades, di ba? So matutuwa ka doon sa estudyante, so gagawin mo, bibigyan mo siya ng pabuya. So kasi na ano kayo, na inaano, kumbaga, from the word itself, pinapaboran mo siya in a sense dahil. Pero it doesn't mean na hindi pantay-pantay ang ano, ang tingin mo, di ba? Pero Pastor, That is often misunderstood by the Apa. Children. Totoo yun. Openly misunderstood yun. That's misunderstood. Yeah, totoo yun. Na kumbaga, kaya dapat ma-explain natin mabuti nung sa mga anak natin na kung ano yung nararapat, pagmamahal, atensyon, lahat, pantay-pantay makukuha nyo. Pero syempre, bilang tao, ay kung si Lord nga eh. 'Di ba? Kita niyo yung ano. Alam niyo ba kung bakit pinapaboran 'di ba na katulad din sinasabi ni Tita Fe, na-accuse niya si Joseph eh. Yung sampu niyang kapatid kasi yung panglabing isa si Benjamin 'yun eh. Inaccuse siya na paborito siya ng tatay. Pero kung titingnan mo babasahin mo mabuti, uulitin mo yung sa Genesis part na 'yon. Alam niyo ba na si Joseph ang maaasahan kasi. At pinakita niya yan sa Egypt. Yung kanyang engineering skills, managerial skills, administrative skills, leadership skills, lahat ng skills nakita yan sa Egypt kasi sanay siya sa panahon ng tatay niya. Imagine mo, na-train na siya eh. Hindi ka ba naman mabubwisit? Yung mga anak mo, babanjing-banjing lang sa disyerto. Hindi nila inaalagaan yung pinapaalagaan mo. Itong isang anak mo na panglabing isa na nagkataon pa anak ng favorite wife mo. Nag-cross lahat nung sabi nga nila ng bituin sa langit eh. So nagkataon anak ng favorite wife mo. Tapos siya pa yung magaling sa engineering, sa shepherding, managerial, lahat eh. Bakit ka mo? Napatunayan niya sa Egypt yan eh. Plus, nung naging governor siya, mas lalo niyang napakita yung skills niya. Di ba? So, imagine mo, maiinis ka nga naman. Ikaw yung pangalawa, panganay, pangatlo. Ang laki ng tanda mo kay Joseph. Di ba? Ang laki ng tanda. Alos parang anak na nila si Joseph. Eh. Alam niyo kung bakit mas sabi mo malaki ang tanda nila? Kasi may mga anak. Actually, si Reuben, yung panganay na anak ni Jacob, meron siyang sin, kaya nawala sa kanyang birthright eh. Tinabihan niya yung isang asawa. Yung isang nakipagrelasyon siya doon sa isa sa mga
mga kasi di ba si Leia at concubine. Yeah, si Leia at saka si Rachel. Si Rachel. Tapos may mga concubine sila. Uh-huh. Isa doon tinabihan ni Ruben. Ruben. So ibig sabihin malaki talaga agwat ni Joseph sa kanila sa pagdating sa edad. Eh isipin mo, bata, ililid ka. Yung trust ng tatay niyo nasa kanya. Diba? So kumbaga it doesn't mean na mas matanda ka, ibig sabihin nasa iyo na yung kumpanya. Diba? So parang ano ba, bigyan kayo ng example. Alam niyo yung Jollibee, ang may-ari niya ng pangalan niya si Tony Tan Kat Yong. Meron siyang kapatid si Joseph, bunso nila. Pero siya ang humahawak dati ng Greenwich. Ang in-acquire nilang Greenwich. Yung isa nilang kapatid, nalimutan ko yung pangalan, William yata yun or something. Basta nagtatrabaho lang ata, purchasing head lang siya. Yung isa nilang kapatid na babae, parang sa marketing lang or something. Imagine nyo, bakit yung panganay nila ibinigay yung isang kumpanya na Greenwich na marami doon sa bunso. Si Joseph Tan Bonchong. No, si kapatid nilang panganay, yung may-ari ng Jollibee, si Tony Tan Kakyong. So, bakit niya binigay sa kapatid? Because of the skills ng kapatid niya. Hindi dahil sa bunso siya o hindi dahil sa pangalawa siya. So, ganun din ang Diyos. Hindi siya titingin sa atin na mas matanda ka, mas experience ka, whatever. Tinitingnan niya lagi yung puso mo. Ano resulta ang pwede mong ibigay? Eh si Joseph, dami niyang pwedeng ibigay. Diba? So, yun. Kaya naging somehow may favor sa kanya. Actually, hindi naman talaga siya masama. Pero pangit talaga. I agree with Tita Fe. Pangit tingnan sa mata ng bata. In fact, minsan, may mga matatanda na nga, isip na ata pa rin. Nagkakatampuhan pa kung sinong love ni nanay at ni tatay. Maintindihan ko yung bata, magkatampuhan eh. Pero yung matatanda na, 30 anyos na, 40 anyos na, nag-aaway pa kung sinong love ni tatay at ni nanay. Parang, come on, move on. Di ba? Kumbaga, ang ano kasi dito, we need to understand, mahal ang when we love our parents, dapat pare-parehas yung anak natin. Yung, alam yun, parang tatay at nanay natin, dapat parehas natin mahal. Pero, syempre, somehow, may kikilingan ka ng konti sa isa kasi yung isa, nag-react ng tama. Parang nag-react. Pastor. Apo. Eh, ganun din sa Lord eh, di ba? Mm. Pagdating natin sa heaven, yung mga yes, mas may ginawa para sa kanya, exacto, mas marami silang crown. Perfect example. Diba? Pare-pareha sa hindi niyo pwedeng i-accuse si Lord ha, na ano ha, na hindi parehas kasi nakapasok lahat sa heaven eh. Yeah. But, andun lahat pero mas marami siyang crowns, 'di ba? Yes. Marami. Mas maganda siya, yung bahay niya kaysa sa iyo. Mas maraming bahay, oh, maganda bahay niya. Mas mansion maganda, niya. Mas maganda yung crown niya, 'di ba? So yeah. Ayun yung sinabi niya, yung pangako niya. Pero fair siya. Mm-hmm. Tanggapin mo lang ako kahit ikaw yung parang magnanakaw doon sa tabi niya, last minute yun eh. Mm-mm. Tinanggap niya, maaring hindi ganun karami yung crown noon. 'Di ba? Mm-hmm. Kasi I'm sure magtatampo ako kay Lord. Lord, nagpastor ako eh. Tapos 'yan last minute eh. Bakit mas maraming crown 'yan? 'Di ba? Mm-hmm. Kasi kumbaga pareha siya, pinapasok niya kay sa heaven. Pero yun sa maraming tinrabaho, dapat lang din naman, fair din naman na bigyan. Yeah. At may controversial pala ako. Ako dati HR manager. May controversial memo ako. Kasi yung kumpanya na to, eskwelahan. Napansin ko, pagdating sa birthday, lahat nung nagbe-birthday ng April, May, bakasyon yun eh. O di ba masaya ka? Wala kang pasok. Bakasyon yun eh. Pag ang birthday mo naman ay holiday, December 25, January 1, November 1, November 30, June 12, May 1. Di ba yung mga holiday sa Pilipinas? Wala ka rin pasok. Di ba? So, even out, gumawa ako ng memo. Sa HR to, gumawa ako ng memo.
Sabi ko, kapag ang birthday mo nag-fall na may pasok ka, bibigyan kita ng birthday leave. Bayad ka. O, di yung saya ng mga tao. Di ba? Kasi mas marami sa population na may pasok sila, tapos birthday nila, birthday leave, wow, makapag-SM ako, makakanood akong sine, makapag-grocery ako, bayad pa ako. Hindi ako absent. Uh-huh. Eto na. Bakit naging controversial yung memo kong yun? Nagpanikan sa opisina ko, kinakatok ako. Sir, pwede ka ba makausap? Sabi ko, ano yun? Regarding sa birthday leave. O, anong problema? Kasi po ang birthday ko, April. Wala pong pasok. O ano problema? Eh di ba dapat meron akong matanggap? Dapat may matanggap daw siya na extra pay. Kasi yung kasama niya pag nag-birthday, walang bayad. Ay may bayad pero hindi papasok. Oo. Eh tinanong sa kanya kasi isa naman pumanik, paano po ako ang birthday ko? December 25. Isa naman pumanik, ang birthday ko po April 9 o kaya ano ba 'yung sa laging walang labor? Pa, yung di po yung sa EDSA Revolution, February 25. Oh gosh. February 25. So, sabi ko, anong problema? Nagpanikan na yung mga birthday, ano? Kaya nalaman ko yung mga birthday nila, mga holiday, di ba? So, sabi ko, anong problema? Unfair naman po yun. So, inaakis nila akong unfair. Kasi bayad naman yung holiday, di ba? That's it. Ang idea ko is, kasi yung during the normal times, pag nagbo-birthday sila, bayad sila, at saka wala silang pasok. Kasi nga, December 25, or during vacation time, April, May. Kasi ang teacher bayad din dyan kahit na hindi pumapasok eh. So, pag pumatak ang birthday niya nun, bayad sila. So, wala silang pasok. So, sabi ko, para equal sa lahat, yung iba napapatak ang birthday during regular school time. Working time. Pwede kayo hindi pumasok. Kukunan ko kayo ng substitute. Tapos, mag-enjoy kayo, paspa kayo, 'di ba? Pa-pedicure kayo, pa-manicure kayo. Kasi you deserve it, birthday niyo. So tuwang-tuwa, yung madami siguro sa yung 70%, 80%. Pero imagine mo ha, ang ganda na ng binigay mo, may nagalit pa sa akin. Kasi nga ang claim naman nila, unfair ka. Kasi sila binigyan mo. Teka, paano ako naging unfair kung ginawa ko lang fair? Nakuha ba natin? Kasi tatanong ko nga, kailan ba birthday mo? December 25. May pasok ba yun? Di ba buong buhay mo walang pasok yun? So di ba masaya ka? So gusto ko lang naman din maramdaman nung tao na pumapasok dahil birthday niya, panahon ng trabaho. Di ba? Kasi may bayad ka ba during yung birthday mo na walang pasok? Yes. O siya. During his or her birthday, walang bayad. Ay, may bayad, nagtatrabaho siya. Di ba dapat pahintuin natin siya magtrabaho? Total, birthday niya naman. Tsaka ang punto ko dito, ilang beses lang ba mag-birthday ang tao? Pinakamaraming birthday mong kayang gawin, 120 lang sa buong buhay mo. Nanawa natin. Tapos pagdadamutan pa natin. So, gumawa ka ng isang bagay para maging parehas, pero ina-accuse ka ng tao na hindi ka na parehas. Ganon din si Lord. Di ba? Gumawa siya ng parehas. Binanggit kanina ni Tita Amy? Nalimutan ko eh. Ano yung binanggit niyo kanina, Tita Amy? Yung crown? Oh, yung crown. Di ba? Parehas naman yun eh. Parehas naman si Lord eh. Ano sabi niya? O kapag tinanggap mo ko, langit ka. O langit tayo lahat. Tapos ngayon, pagdating sa langit, tumamaktol tayo. Ba't ang daming crown si Tita Amy? Daya naman, nalaki ng bahay ni Tita Fe. Mm-hmm. Di ba may parable yan? Sabi sa umaga, lika, magtrabaho ka sa akin, alas 7 na umaga, bigyan ka tan $10. Tanghali, kumuha pa. Di ba? Hapon, patapos na, kumuha pa.
Oh, nagbigay ng ano, ng nagreklamo. Nagreklamo. Nagbigay ng pasweldo na pagdating ng hapon. Yung alas 5 ng hapon, tapos na trabaho, yung 4:30 na inuha, sumweldo ng $10. Oh, yung alas 8 ng umaga kinuha, sumweldo rin ng $10. O nagreklamo na. Ano sabi ng Lord? Ba't ka nagreklamo? Ayun, nausapan natin. Bakit ka nagagalit kung generous ako sa iba? Di ba? So ganun din. Bakit tayo magagalit? Bakit magagalit si Cain kay Abel kung generous si Lord kay Abel? Since natutuwa siya, dahil sumusunod siya. Di ba? Kumbaga, bakit ikaw yung nagkamali, ikaw pa yung galit. Yun yung attitude natin mga tao palagi. Tayo na yung mali, tayo pa yung galit. Di ba? So, isang malaking bagay na dapat matutunan sa buhay. Sino ba talaga? Kaya nga tinatanong tayo ni Lord, eh, nasaan ka? Where na you? Na magandang title sa ano yan, ah, sa preaching yan. Ah. Anong topic ngayon, Pastor? Where na you? Where na you? Genesis chapter 4. Where na you? Where na you? Tapos ang sagot, dito na me. Ang problema to si Cain, hindi sumagot eh. Anong sagot? Pabalang pa. Diba? Bastos pa yung pagsagot niya. Bakit? Ako ba yung ano, tagatago na kapatid ko? Ganun yung tono nun eh. Para nangangatat pa eh. Imagine mo, Diyos ang kausap mo, ganun ang ganun, eh, kung si Duterte nga lang kausap mo, malamang dadamputin ka sa talahiman eh. Sagutin mo siya ng ganun, di ba? Mamumura ka pa. Mamumura ka pa. Samantalang si Lord yung kausap mo eh. Kaya tanong ka na maayos, pagkatapos sagutin mong ganun. Di ba? So, ano mo yun, binibigyan ka nga ng pagkakataon na umaming ka lang, ayusin natin to. Di ba? Although may consequence, pero sa consequence pa nga, binigyan pa siya ng ano, protection sa nakakita ng ganun. Di ba loving? Di ba merciful? Di ba gracious? Diba? So anong pang ano natin? Ano pang i-accuse natin kay Lord? Di ba? What I like about God is he's very consistent from Genesis 1 to Revelation. Ugali niya yung kanyang pattern, kanyang sistema, parehong-pareho, walang pinag-iba. Hindi mo siya mabubutasan eh, kumbaga. Tayo, mabubutasan tayo, di ba? Pero ang Diyos, hindi mo mabubutasan. Kasi consistent lang eh. Sabi nga, pag hindi ka nagsisinungaling, pabali-bali-balik-balik-balik ta rin man, hindi ka mahuhuli kasi hindi ka nagsisinungaling. Pero kapag ang kasinungalingan, pinatungan mo ng kasinungalingan, pinatungan mo ng kasinungalingan, mauubusan ka na ng kasinungalingan. So huling-huli ka. Mauhuli ka. Ang tendency, ang reaction mo, galit ka na sumagot, pabalang ka na. Di ba? So, ano pa? Go. About mo sa offering naman. Isa pa yun na sa natutunan. Pero ang question ko po is, nung panahon po ba nila, alam na po ba nila yung about yung mga first fruits, ganyan? Tithing? Hindi po. Yung kahit yung offering nila. Offering? Oh, alam na ba nila yung concept na kailangan yung the best? Kasi kain, pwede ba nating sabihin kasi alam? Kailangan pala yung first fruit at saka yung mga magagandang crops ang inibigay niya, parang ganun. So I don't know. Ang unang banggit kasi ng tithing kay Abraham yan eh. Doon sa madadaanan natin yan. Susunod na sila. Ang unang banggit niya noong sa kay priest yung sa nabatakan yung ano eh yung priest na pinagtithe sa niya. Anyway. So wala pang tithing noon kung yun ang tanong. Pangalawa, how about alam ba nila yung first fruit, yung best part, blah blah blah. Okay. So dito wala pa na parang law of Moses or standard na dapat first fruit or alam niyo parang Levitical na ano na standard. Pero this is a common sense standard na itinuro sa kanila malamang ng tatay at nanay nila. Kasi ganito yan. Halimbawa, ako si Adam, si Minnie, si Eva, nagkaroon kami ng anak. Automatic kukwento namin yung tungkol sa paradise. Alam niyo ba, saan kami galing? Ganito yan. Ang sarap doon, ganito, ganyan, blah, blah, blah. So, automatic yun.
ikukwento nila yon kay Cain at kay Abel at sa mga susunod pa nilang generation. Kasi bakit umabot kay Moses at naisulat ni Moses, di ba? So, ibig sabihin may transference ng pagkwento. Okay, ito ang sistema. Bata pa lang itong si Cain at si Abel. Obviously, kung ano yung nakita nila sa magulang nila, ginagaya lang nila. Okay? So, ang kasalanan ni Adam at ni Eva is disobedient lang sila. In a sense, nagkamali sila. Okay? Wala naman silang binanggit na iba pang mga malulupit na kasalanan. So, ibig sabihin, right yung heart nila sa Lord. Ibig sabihin, nag-o-offer sila ng baga, kasi una, hindi pwedeng gawa-gawa ni Cain yun at saka ni Abel. Malamang yon itinuro yun ng magulang. Parang tayo, paano nalaman ang anak natin ng church? Tinuro natin. Parang ganon. So lumalabas dito, it's an automatic parang transference na okay, kung magbibigay ka sa Lord, ha, ibigay mo yung best. Parang ganon. Kumbaga, tinuro sa kanila yon. So I'm sure, no? I'm sure na hindi nila pwedeng gamitin yung hindi ko naman alam. Ba, yung dahilan na teka Lord, ba't mo ako paparusahan? Eh si Abel, inform siya. Eh ako hindi ko nakuha yung memo na best part pa lang bibigay. Di ba? Hindi niya pwedeng gamitin yon. Bakit? Kasi ang Diyos hindi magre-require sa'yo nang hindi niya sinabi sa'yo. Nakuha natin. So, pag may ni-require sa'yo ang Lord, parang boss mo, nakuha mo na ba yung pinapakuha ko sa'yo? Boss, wala ka naman sinabi. Tapos nalimutan pala ng boss. Gagawin ng boss, aarte lang para hindi siya mapaya. Hindi, sinabi ko sa'yo. Parang ganon. Pero si Lord hindi. Consistent siya. Kasi sabi, hindi siya parang tao na magsisinungaling. Kumbaga, malamang yan, sinabi niya yan kay Adan at saka kay Eva na gusto ko first fruit, gusto ko best part para kumbaga, makita ko, ma-exercise nyo. Actually, para sa kanila yan eh. Para sa atin yan eh. Para ma-exercise nyo yung obedience nyo at yung pag-trust nyo sa akin. Okay? Kasi bakit nyo pa ako pagdududahan? Eh, galing kayo sa garden. Nakita nyo naman yung provision ko doon. So, mablay lang kayo. Kaya ako kayo, inaayos ko kayo ulit. Ngayon, ikinuwento nyan doon kay ano? Kay Cain at kay Abel. Kaya meron ngayon silang set. Kaya pansin nyo doon sa pagdating doon sa last part kay Lamech, 'di ba? Hanggang kay Seth. Tapos sabi doon sa last part at yung mga tao nagsimula nang mag-worship sa Panginoon. So yun na yung ginagawa nila. Kinuha rin nila yon kay Cain, kay Abel, 'di ba? So kumbaga I'm sure na alam nila yon. Imposibleng magre-require si Lord tas hindi niya sinasabi. Diba? Pero that's a good point, no? Sabi nga eh, teka, baka naman di mo in-inform si Cain, si Abel lang in-inform mo dahil favorite mo siya. That's a good point, di ba? Pero I don't think so. Anything else? Questions? Comments? Take home? At pastor ako. Sige po. Parang sa bawat pagkakamali, pagkakasala, parating although parusahan naman ng Panginoon, ay meron pa rin siyang binibigay na chance sa'yo para maging mabuti ka, maging ganon. God is so merciful. Yes. Yan lang ang pansin ko sa lahat ng mga tao sa Biblia na nagkamali. At yan po, na-experience sa ating lahat. Mm-hmm. Diba? Yeah. Imposible hindi mo masasabi na, ay, paano yan? Hindi ko na-experience yan. Imposible. Na-experience sa atin yung lahat. Sabi nga ni Pastor Ting, kung kilala natin siya noon, buti na lang, hindi ka namin kilala noon. Kung kilala na natin siya noon, isusuka natin siya. Pero imagine mo, kung sino man, although hindi natin siya kilala noon, kung sino man siya, we don't look at her now. Na si Christine na past. We look at her now na binago ng Diyos na Christine. We need to understand, sabi ng Biblia, base sa sinasabi ni Tita Amy, sabi ng Biblia, there is no condemnation in Christ Jesus. Diba? Condemnahin ka man minsan ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo, ikaw naman, born na born again, simba-simba, pangit naman ugali mo. Condemnahin ka man nila, pero walang condemnation kay Christ Jesus. Yun ang maganda.
bibigyan ka lagi niya ng pagkakataon na magbago. Magbago ka. Sabi sa Isaiah, let's reason out together. Mag-usap tayo. Magbago ka. Kaya ako bilang, ngayon nga, naging HR manager ako, at ako'y Kristiyana na noon, iba yung approach ko. Na kapag merong nagkamali, kasi nanginginig na sa takot yung, siguro nakakatakot yung itsura ko dahil nga medyo may kalakihan ako ng konti pagkatapos alam mo yan. So, minsan may nagsabi sa akin, alam mo, sir, pag naamoy ko yung pabangon niya sa hallway, kinakabahan ako So, pero sabi niya naman sa akin, pero ikaw lang yung nagtanong sa akin na may problema ako. Na nung pinatawag mo ako, akala ko matatanggal na ako sa trabaho. Pero ang una mong tinanong sa akin, paano ba kita matutulungan sa lates and absences mo? Diba? Ganun kasi yung Panginoon. Hindi ako yun. Pinapattern ko lang. Kasi kung ako yun, kung ako dati, before ako doon, sa dati kong kumpanya, it's a dog eats dog company. I mean, kung papatay-patay ka, wala kang, mamumura ka ng boss mo dahil wala kang benta. Alam mo yun, kasi ano yun eh, it's a profitable company. Pagka bumaba ang benta, mapapagalitan ka. So para mapasunod mo yung tao, you operate by fear. Pagpasok ko pa lang, dapat masungit ka, dapat, alam, para magtrabaho sila ng maganda. Parang ganun, alam mo yun. So this time, ginamit ko yung biblical principle. Alam mo yun, ask them, ano matutulong mo? Diba? Kasi before, if you don't do your job, I'll fire you. Ganun lang kasimple. Pero this time, you give chances. So ganun ang Panginoon. He gives chances. Binibigyan ka pero, Pastor. Apa. Because of this story, maisip po rin yung what we call generational curse. Apa, tama. Diba? Blessings or sins committed are transferable to the offspring. Yes. So, anong masasabi natin dyan sa general curse? Kasi a lot of people are suffering from what we call generational curses, you know? Yes. Especially in the case of sickness. Mm-hmm. And there's a way of trying to attack or come against the generational curse to stop it, you know? But a lot of people do not know how. Mm-hmm. So maraming taong nagtitiis na nakawawa dahil sa generational curses. Yeah. So bakit yung ipapasa ng... If God let's say, given the consequence of sin to one generation, and then that has been completed with the Lord, bakit ipasa pa doon sa next generation, Pastor? Apo, ang ganda ng tanong niya, Tita. Okay, generational curse is only applicable to those people who doesn't accept Jesus as their personal Lord and Savior. Kasi kapag ka in-accept mo si Jesus, you can cut off the curse. Bigyan ko po yung example. Meron po akong kinakonsilan. Ang sabi niya, ang problema niya, alam mo, andali ko ma-inlove sa lalaki. Sabi niya ganun. Sabi ko, kasi sabi niya, ang bata ko pa, nagka-anak na ako. Tapos, basta tuwing may lalapit sa akin, na-inlove ako agad. Sabi niya ganun. So, sabi ko, sabi niya, ang kinakatakot ko, etong anak ko. Sabi niya gano'n. Yung anak ko, nasa college ngayon, ganun, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Sabi niya gano'n. So, itong anak kong ito, ganun din ang nangyari. So, maaga rin siya nag-asawa, ganun-ganyan. So, ang tanong niya sa akin, generational curse po ba to, Pastor? Alam niyo na kung tinanong, ilan taon po nag-asawa yung nanay niyo? Alam niyo sagot? 16. Nagtanan. So, obviously, it's a generational curse. Okay? So, hindi lang sakit, hindi lang, alam mo yun, bawa, kung hindi lang alcoholism, pwede rin generational curse yan. Eh. O kaya, kahirapan, pwede rin generational curse yan. Yung tatay mo, mahirap, ikaw, mahirap. Kumbaga, meron nga akong napansin, ano, na ang sabi, ang tinanong ko naman,
ano, kuro ko to eh. Sabi ko, pag natapos ka na sa pag-aaral mo, anong gagawin mo? Eh, sabi niya, ano, pauuwiin ko na yung ano, yung tatay ko sa ano, Saudi, sa Pilipinas kasi pagod na 'yung matanda na 'yun. Tapos sabi ko, anong plano para sa mag-aral? Pupunta ako ng Saudi. Sabi niya ganun. So sabi ko, eh may iwan mo 'yung anak mo, bagong kasal ka pa naman. So sabi niya, eh kailangan po mapag-aral ko siya. So, ano bang nasuffer mo noong nawala yung tatay mo? Siyempre, malungkot po. Lumaki kaming wala siya. O, di ganun din gagawin mo sa anak po. Alis ka. Sabi ko, pag nakatapos ba yung pag-aaral ng anak mo, magsa-Saudi rin? Di ba? I'm not against na mag-migrate. Kasi tayo lahat, migrante. Ang nanay ko, pinaaral kami. Nagtrabaho siya sa Abu Dhabi. So, I mean, hindi ako against doon. Pero, come to think of it, baka nasisira nito yung pamilya natin. Di ba? Parang gano'n. So, somehow, that could be a pattern of generational curse. Here's one thing. Sinasabi, fourth generation yan, blah, blah, blah. Kapag ka ikaw, no, halimbawa, katulad ko po, ang generational curse namin is alcoholism. Okay? So automatic yun. Lahat kami magpipinsan, lasinggero. Kasi lahat ng tsuhin namin, tatay ko, lahat. Lahat ng mga kamag-anak namin, lasinggero. So, nung nakakilala ako sa Diyos, isa sa fear ko yun. Lahat po nung, isa lang yun sa generational curse. Buti nga ako, isa lang eh. Madami pa akong pwedeng ikwento, maraming generational curse. Halimbawa, lahat ng tsuhin ko, madaming asawa. Di ba? Tatay ko. Di ba? I mean, kamag-anak namin. I mean, kilala kami sa ganun. Nung tinignan ko yung mga pinsan ko, ganun din. So, may fear ako nung nakilala ko yung Diyos. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? Unfair naman. Parang yung tanong ni Tito Faye. Inaccept na kita, bakit ako magsusuffer sa generational curse? Di ba? Pero nung nakita ko nga, in-explain sa amin dati, sa Bible study namin, nung ako'y college, sabi niya, pwede mong i-cut off ang generational curse kasi naki-Kristo ka na. There is no condemnation in Christ Jesus. Pag sinabi niyang there's no condemnation, bakit niya ipapataw yung generational curse? So applicable lang ang generational curse doon sa mga hindi tumatanggap. Salin lahi. Dahil nga, walang naboborn again, tinatanggihan nila si Kristo. Pero ikaw, naging Kristiyano ka, mag-pray ka. Sabi mo, Lord, please remove the generational curse. Yung mga anak ko, gawin niyo pong iba sa mga sinimulan kong tahi. That's very possible. And we saw a lot of people na nakalabas sa ganyan. Bakit? Because of ano, simple prayer. And God is not a liar na hindi niya i-grant yung prayer mo na yun. Lalo na para sa kabutihan mo. Eh di ba in the first place, kaya naman gusto kanyang maborn again, gusto niyang mabuhay ka na maayos, lalong-lalo na yung mga anak mo. Kaya blessing. Ito na yung blessing. Bigyan ko naman kayo ng generational blessing na example. Meron akong na-meet dyan sa Shepherds of the Hills. Nagkakwentuhan kami kung paano kami pumunta ng Amerika. Alam niyo ang kwento niya? Sabi niya, ang hirap ng mga sitwasyon niyo. Sabi niya, ako wala kapagod-pagod eh. Sabi niya, alam niyo ba, ang tagal ko na nag-a-apply sa Amerika. Hindi ako matanggap-tanggap. Pero nalaman ko, sabi niya, ang lolo ko na hindi ko nakita, kasi patay na, ang lolo ko na hindi nakita, ay nung unang panahon pala, may pumuntang Amerikano sa bayan nila. Pagkatapos, kinuha yung lolo niya na parang katulong, dinala sa Amerika. Pagdating sa Amerika, yung lolo niya naging American citizen. So by birth, he claimed sa US Embassy na siya ay US citizen. Apo siya ng US citizen. So walang kahirap-hirap nakapunta pwede sila ng mga... Yes, kinlain. Kahit pinanganak siya sa Pilipinas? Opo, kasi napatunayan nila, pati yung tatay niya, nag-claim. So dalawa sila. Diba? So nag-claim yung tatay niya, kasi hindi rin alam ng tatay niya eh. Nag-claim yung tatay niya na US citizen yung lolo nila. Kasi dito namatay sa States eh. Kinek yung record, US citizen nga. So by birth, diba? Kasi... naging US citizen yung tatay niya, yung lolo niya, hindi pa pinapanganak yung tatay niya. Kaya pasok na pasok sila. Alam niyo po, yan yung storya ni Christopher De Leon.
kasi yung lolo niya Amerikano. So, uh-huh, ang ginawa ni Garfinkel, ikinonect siya doon. Pinakita yung mga birth certificate, ipinasa, kinran sila ng US citizenship. Ito, sina Christopher De Leon. Ganun din yung istorya nila. Sabi niya, isipin nyo, wala akong kahirap-hirap. Dati pumipila pa ako dyan sa US Embassy, madaling araw pa lang. Hindi ako makapunta-punta ng Amerika. Nadi-deny. Nadi-deny. Tourist lang ang pinupunta niya. Ng US. Pero, dahil sa lolo ko, na naging katulong sa Amerika, na naging Kristiyano, na naging pastor sa Amerika. Come to think of it, di ba? Okay, tapos, bakit ako nandito ngayon nagsisimba sa simbahan? Dahil sa lolo ko. Gusto ko bang magsimba? Hindi. Kumbaga, na-curious lang ako, bakit ganito yung faith ng lolo ko? Iba, kami Katoliko lahat. So isang araw, nag-decide siya magsimba sa simbahan ng Protestant. Shepherd. Ng shepherd. So, pagdating doon, naraman niya yung katotohanan. Di na born again siya. And then, pumasok sa isip niya, dinala siya ng Diyos doon. Dahil part siya ng generational blessing. Nakuha na natin. Wow. Yes. So, alam mo yun, alimbawa, yung anak ko pupunta sa store na pinagtatrabahuan ko. Ang trabaho ko dati ay area manager. So, eat all you can ako. Kahit anong gusto kong kainin, pwede kong kainin. Kaya yung anak ko, feeling niya, kanya yung Jollibee. Siklad kasi nakaabot nun eh. Tsaka si Joe. Uh-huh. Pagpupunta si Siklad more of sa fast food. No? So, pagpupunta siya doon, parang siya, pengi ako niyan. Kasi, hindi siya nagbabayad. Bakit? Part nung nare-receive kong blessing, kanya. Automatic yun. Ngayon, nung ako naman ay HR manager, meron akong opisina, meron TV, meron gustong-gusto na bata pa si Job, tatambay siya doon. Kasi meron akong stub na 50 pesos per day, malaki na rin yan eh, 50 pesos per day, na ibibili niya ng pagkain doon sa canteen. Wala siyang pera. Kukunin niya lang yung stub doon sa ano ko, sa may drawer ko. Tapos bibili siya ng sito, ng chips, ng ano-ano, ng Domino's pizza. He enjoys it. Bakit? Kasi sabi niya, sarap dito. Kasi nanonood siya ng Cartoon Network. Kasi may cable. Eh. Malamig yung opisina. At tutulog siya doon pagkagaling sa school. Pagkatapos, kakain pa siya, libre. So, pinagtrabahuhan niya ba yun? No, it's a generational blessing. You get it because your parents are this and that. Alam mo yun? And sometimes, sabi sa akin ng mga anak ko, they receive respect. Not because they're worthy of respect. It's because of me. It's because I'm a pastor. It's a blessing. Parang ganun. They get favors from people. It's because of me. Parang ganun. So, ganun din yung nangyayari. Pagka tinanggap mo si Jesus, your kids will receive generational blessing. Pag hindi mo tinanggap, kung ano yung mga problema mo, mamanahin nila. Diba? Mamanahin nila. Kasi alimbawa, sabi ko, paano namamana yung alcoholism? Kung di ka uminom, di ka na maging alcoholic. Diba? Pero may mga pagkakataon sa buhay mo na tumikim ka lang, boom, hook ka na. Diba? So, yun na yun. Di mo alam, namana mo na pala. Diba? So, yun po. I think applicable yun, tita, sa mga tao na hindi tumanggap. Pero kung tumanggap ka, alam mo yan. Kaya regardless kung ano yung nakaraan mo eh, kung sino yung magulang mo, doesn't matter sa Diyos yan. Pwede ka magsimula ulit. At saka nag-repent ka na rin. Nag-repent ka na eh. Wala na. Hindi na. Diba sabi niya, ano nga pala yung kasalanan mo? Kasi, remember, nakalimutan ko na. Kinalimutan ko na. Kasi hindi ko siya gagamitin. Bakit kinakalimutan ng Diyos? Kasi hindi niya gagamitin sa'yo. Pag tinandaan niya yun, gagamitin niya yung laban sa'yo. Pero para for you, kampante ka, bago mong isipin, ang sinabi niya, assure kita, hindi ko gagamitin sa'yo yung kasalanan mo before dahil kinalimutan ko na. Hindi ka tulad ng asawa mo, sasabihin sa'yo pag-uwi mo, noong 1985, di mo ako binila ng pansit. Yun lang inihiling ko sa'yo. Hindi mo ginawa. Di ba? Mga historical daw ang babae. Magaling sa history.
Diba? So, ano, wag natin katakutan yung generational turnover. Ang katakutan natin, pag hindi tayo tumanggap, o kahit tumanggap tayo, pero naging disobedient tayo, then, mararamdaman niya ng second generation natin, third generation. Diba? Yun, yun ang isang, another point, Pastor eh. Mm-hmm. Kasi, ito, Roman Catholic noon, mm-hmm. wala silang alam about the Word of God, mm-hmm. you know? So, ano, tapos, edi, nag-suffer sila sa generational curses. Hindi mm-hmm. lang isa. Itong mm-hmm. one family na ito, mm-hmm. kaibigan ko. Tapos, naging Kristiyano na sila, mm-hmm. pero ganun pa rin yung sinasuffer nila, yung mm-hmm. generational curses na na-inherit nila. Mm-hmm. Ganun pa rin. They need to cut it off. Ano niyo po? It's a simple prayer na you just need to make a deal with God, Lord. Kasi maganda kay Lord, sabihin mo sa kanya yung karakter niya. Kung sino siya. Diba? Kung sino sabi siya. Ko nga, kayo mismo pwede ninyong i-ano yan, i-rebuke. Putulin, i-cut off. Yeah, cut off. Stop. Stop. Tapos na. Sabi ko, the Bible says, first you have to identify the strong man. Kung mm-hmm. ano ang problema, identify the strong man and mm-hmm. then bind the strong man kasi yun mm-hmm. ang instruction ng Word of God. Mm-hmm. Then if the strong man, let's say, is sickness and death, mm-hmm. then you bind that first, and then step number two, you mm-hmm. attack, you bind the spirits that work under the strong man, sabi ko. Mm-hmm. Kaya they're still in the process of doing that kasi lahat sila mga kapatid, parents and grandparents, ganun ang ano nila, nila daw. Pati blindness. Oh my God, awa ako mm-hmm. nga sa kanila. Oh. No, pati yeah, blindness. Yeah. Itong kaibigan ko ito, she enumerated very close relations nila, nieces, nephews, brothers, cousins, ganun, na naging blind sila at a certain age. Tapos mm-hmm. sabi niya lahat sila, kaya ngayon, uuupirahin yung mata niya, she's apprehensive about ano yung sa kaso niya, kasi sabi daw ng doktor, 50-50 lang ang chance na hindi siya mag-blind daw, Pastor, ganyan. Mm. Ang tanong ko po sa inyo, how about sa organization? Ha? How about po sa organization? Is generational curse applicable? Ano yun, Pastor? Halimbawa po, halimbawa, sa kumpanya, halimbawa, hindi umuunlad yung kumpanya. Tapos nag-turnover na, bago ng mga tao. Hindi pa rin umuunlad. Is it applicable? Halimbawa, sa church. Halimbawa, sa church. Halimbawa, ganun din. It's an organization. Halimbawa, hindi umulad ng simbahan, parang gano'n. Kumbaga, same thing pa rin. Pagkatapos, ibang generation na. Diba? Ibang generation na. So, kasi, nabawa, tingnan natin sa simbahan natin, ang first generation natin, si Pastor Kainglet eh. Si Pastor Kainglet ay malaki ang agwat sa edad ko. Alam niyo, kumbaga, kung maunlad yung simbahan ng panahon ni Pastor Kainglet, pagkatapos hindi maunlad sa panahon ko, kumbaga, there's something wrong. Alam niyo, parang ganun. Kumbaga, is it possible na i-cut off ba yun? Is it possible na, alam niyo yun, kumbaga, to do something about it? No? Halimbawa, sa negosyo, parang ganun. Bakit hindi ginagawa mo naman ng, ano, hindi umuunlad? Parang ganun, di ba? So, importante kasi yung heart natin eh. Ano yun? Ano yung heart mo ngayon? Kaya ang tanong niya kay Kain eh, nasaan ka ba? So, ganun din yung tanong natin sa sarili natin. Tinatanong tayo na, Lord, nasaan ka ngayon? Di ba? As an organization, tinatanong tayo na, Lord, nasaan kayo ngayon? Di ba? O gusto nyo ba yung nangyari noon, ng time ng ganito, ng malago, ng time ng ganito, na ganyan? Kumbaga, nasaan kayo ngayon? Anong gusto nyo? At paano nyo ipapasa yan sa susunod na generation? Magpapasa kasi tayo ng baton eh. Parang ganun. So, kumbaga, this is something na pwede mong putulin. Pwede tayong mag-decide as a person na hindi, ayoko na. Pwede tayong mag-decide as a group, as an organization, at teka, hindi, ayoko na.
di ba? Kasi malaking bagay nga yung unang ginawa nating hakbang nang malis tayo sa ano, di ba? Sa sa ano, sa mother MCB natin, parang ganoon. So, it's a big bold move, di ba? Kasi we're thinking ahead na hey, this must stop kasi medyo hindi tayo lumalago. So, kumbaga in a sense, it's a decision natin sa buhay natin . Anong gusto natin, saan tayo pumunta, ng paano tayo susunod sa Panginoon. Parang ganun. So, ang susunod na pangyayari, it's either mangyayari yung nakaraan or mababago. Diba? Kasi base sa mga buhay nyo, obviously, nagbago. Diba? Diba? May kapayapaan kang namumuhay ngayon. Meron kang, maaaring hindi ka ang pinakamayaman, pero alam niyo yun. I mean, sabi ko nga, yung wala ka lang sakit sa panahon ngayon. Napakalaking blessing na. Di ba? Napakalaking blessing na sa totoo lang. Anything else? Kayo po, Tita LB, bago tayo mag-pray. Ano po? Yun po, yung pong kanina that lahat po ng nagawa natin meron pong kabayaran, meron pong katumbas na consequence. At siguro po yung ang pinaka ano diyan we should really give our hearts. Yung palagi po nating chine-check yung puso natin if we are right with God palagi. Hindi lang ano hindi lang yung pangit na consequence, no? Yes. Kahit yung ginawa natin na tama naman, di ba? Kumbaga meron din blessing di ba? Kumbaga kumbaga kung titingnan mo si Joseph, kasi sobrang sobrang ako hanga-hanga ako talaga nung sa tao na yun. Kasi nga tinapon na, binenta na, pinagbintangan. Yeah. Pero napaka-consistent, di ba? I mean, si Job, di ba? Napaka-consistent. Hindi man lang, hindi po sila nagpatinag. Hindi nagpatinag . Di ba? Yeah. Believe ka. Pero tingnan niyo naman yung blessing afterwards. Ikumpara niya sa ibang biblical character. Di ba? So, iba . Iba yung iba talaga pagka, nasa Diyos ka talaga. Di ba? Kaya wag na wag tayong aalis sa Diyos. Bilang isang individual, bilang isang organisasyon, wag tayong aalis sa Diyos. Pag umalis tayo sa Diyos, wala na, tapos na. Dito na tayo. We should always be connected po. Huwag tayo magpag-disconnect. Gusto ba natin na, magandang tanong kasi, gusto ba natin bumalik doon sa dating tayo? No. Diba? Imagine mo lang kung sino ka dati. Nung wala kang Diyos, gusto ba natin talaga bumalik doon? Come to think of it. I mean, maaari, malaya ka, pwede mong gusto mong gawin mo, wala kang pakialam kung ano yung sabihin ng iba. Dahil bumalik ka nga sa dati. Pero, masaya ka ba talaga? Kaya ka nga naghanap ng Diyos dahil malungkot ka . Diba? At nakakita ka ng kapayapaan sa Kanya. Diba? So, yun. Dahil palang story sa Kainat Abel, ano? Dati, pelikula lang yan ni Philip Salvador at saka ni Christopher De Leon. Napanood niya ba yun? Hindi. Tanongin natin si Tita Pepot ko, napanood niya yun dahil... Meron ba? Noranian yan . May pelikula kasi dati si si Philip Salvador at saka si Christopher De Leon. Kain at Abel. Sino si Kain? Kain si Philip. Abel si Philip. Hindi. Kasi panganay si Philip. Philip. Si Abel. Uh-oh. Si Christopher De Leon. Pero, lumalabas, hindi naman sila parehas masama. Kumbaga, napagbintangan lang nila isa't isa. Kaya parang last scene dun sa movie, parang nagtutukan sila ng baril. Parang ganun na parang magpapatayan na sila. Parang ganun. Pero, come to think of it, ang hirap naman, papatayin mo yung kapatid mo. Di ba? Hindi ko ma-imagine paano ginawa ni Cain yun. Pinalo niya ba sa ulo o hinulog niya sa bangin? Wala namang sinabi dun na kung paano. Pero sa mga movies, kadalasan pinapakita, pinalo sa ulo. Di ba?
Pero kanina binasa naman natin, wala naman nilagay na pinalo sa ulo si di ba? Minsan, basta killed lang. Oh, minsan yung ano yung mga movies ano eh mag exaggerated eh. Yeah. Sila na yung nag-interpret eh, di ba? Kasi pag sinabi, pag tinanong mo yung mga bata, o paano pinatay ni Cain si Abel? Tapos sabihin nila, pinalo sa ulo. O sige, hanapin nyo sa Bible. Wala naman nakalagay doon. Sinabi, pinatay lang. Di ba? E paano kung nilason? O kaya itinali, pinatay sa kilite. Di ba? Kaya pinakagat ng langgam. Pinakagat sa langgam. Kung hirap nakamatayan. I-attack, ano, Abel. Sige, manalangin na tayo. Wala na kayo dadagdag. Hyper na hyper pa yung batang yun, no? Hindi pa natutulog. 10:30 na. Siyempre, ang inaabangan niya yung picture sa huli. Picture taking yung inaabang. Oo, gusto niya nagpo-post lagi sa picture. Gising pa yan? No. Sige. Wala na, okay na tayo. Wala na kayo dadagdag? Si Jesus. Mag-pray na tayo. Sige. Sige, Pastor. Oh, kayo na po. Sister Pepo, yung paborito. Paborito. Suki. Suki sa closing. Suki. Prayer. Pastor, pass muna. May kausap ko na yung mga anak ko sa Pilipinas. Sige, sige. Pass muna. Tablet, sorry. Yung tukayo, tukaya. Tukaya. Sister Pepo. Sige, Tita Fe, kayo na mag-close. Sino, Pastor? Kayo na po. Kayo. Kayo na po. Ako? Sige. Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord God, for the joy that you have instilled in our hearts, O God, in knowing your word. We thank you, Lord God, for this wonderful blessing that we have received tonight and knowledge about you, about your love, your forgiveness, O God, and your compassion. Lord God, we thank you, Lord God, for blessing our pastor and his family, for covering them with the precious blood of Jesus. And we thank you for doing the same to every one of us tonight, who is including our families, O Lord, the families that we represent. Thank you for the blood of Jesus that was shed and that covers all of us, O God, all who believe in you, Lord. We thank you. We praise you. We bless your name. And as we disperse, O God, through this Bible study tonight, Lord, may your blessings continue to be upon us, O Lord. Help us, O God, to grow in wisdom, knowledge and wisdom, O Lord, that we may be that we may glorify you in our thoughts, in our words, in our actions, in the way we deal with one another. We thank you for the love of God that binds us together and dismiss us tonight, O God, with your precious blessings, physically, mentally, socially, financially, in every way, Lord. We thank you for being so gracious and compassionate to us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Naka-ready na si Erza sa picture taking. Okay, Erza, ready ka na? Are you ready? One, two, three, smile. Okay. Sige po. God bless. Okay. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye.